Hello guys, for this video naman, share ko naman sa inyo. Ito yung part 2. Yung kanina kasi ang ginawa ko yung about sa kamay. And then, ngayon naman is yung about sa binti ko ba. Yan. Nag-start to guys, tingin ko ang suspected ko is yung nadulas ako sa bike. Kasi nag-bike ako na may ice pa. Ayan. Tapos nadulas ako. Na out of balance na naman ako kasi dati naman ginagawa ko yon eh hindi ko alam after kong mga anak medyo nadibago na pala yung pangangatawan ko so parang hindi ko na siya kaya ang gawin at saka mas mataas kasi yung bike na ginagamit ko na ngayon kumpara dati na 24 ngayon 26 ayan tapos ayun nga na dulas ako tapos tumama yung balakang ko sa pagilid ayan. And then, hindi ko siya masyadong pinansin hanggang sa habang tumatagal, eh, sumasakit siya. Na halos namamanhid na rin ang pakiramdam ko. Yan, dala na rin siguro ng patanda na ganon. So, sinabay ko siyang i-complain sa doktor o ipa-check up sa doktor kasama nung kamay ko na bakit ba ganon. Ayan. So, chinek naman ng doktor. Yung unang doktor, chinek naman niya na, ano tawag dito? Yung binti ko. And then, pina-x-ray niya to. Kaya lang, lumabas naman sa x-ray is normal lang. And then, sa second doctor, hindi siya masyadong nagsalita. Sabi pa naman nila magaling daw yung doctor na yun, pero hindi ako masyadong satisfied. And then, dun sa third doctor, pero nagbigay sila ng gamot. So, ito lang din. So, ito guys, close up ko lang yung gamot. So, yan yung gamot na binigay nila sa akin. So, tinitake ko siya ng isang beses sa isang araw. So, gabi ko siyang tinitake. Dapat dalawang beses siya sa isang araw, pero tinitake ko lang siya ng isas kasi ayoko nga masanay sa gamot. So, okay naman siya sa sakit ng kamay at saka sa binti ko ba. So, yan, para makita niya ng malapit. Binigay nila sa akin. Ayan. So, itong gamot lang ang binigay. So, same na siya. So, maganda yung gamot na to. Nawawala naman yung pain na to pag nagtitake ako. So, tinitake ko siya ng gabi bago ako matulog. Ayan, isa lang ang tinitake ko na to guys. Kasi nga ayokong masyadong masanay sa gamot. Ayan. And then, yung pangatlong doktor, sabi ko, Doc, masakit pa rin. Ano yung tawag dito? Yung first doctor, suspected niya na baka meron akong Baker's cyst. So, guys, ito yung Baker's cyst. Ayan, so. Ito yung suspected na sinabi sa akin ng doktor. Pero, search nyo na lang, guys. Kasi, binabasa ko lang din kung ano pa yung ibig niyang sabihin. Kasi, hindi ako masyadong familiar din dyan. So, na-share ko lang. So, ano ba yung cause niya? Bakit siya nangyayari? Ganon, guys. So, sa likod siya ng knee. Ayan. Picture. Tingnan natin sa picture. So, ganyan yun, guys. Ayan, sa likod ng knee. Diba? So, dyan siya guys. Kung makikita niyo to picture na to. Ayan. Tapos, search niyo na lang kung ano pa yung iba niyang meaning. So, nakakuha ako ng check-up sa July 18 sa Hamar. Ayan. So, Unilab yun. So, hindi ko alam kung ano pa yung gagawin to. So, waiting lang. Gagawa na lang uli ako ng video para ma-diary ko yung experience ko na to. So, just in case may nagahanap. Pero, masakit siya. Ngayon, parang lumalala eh. Dati kasi, pag nag-take na ako ng gamot, nagiging okay naman siya. Pero ngayon kasi, sumasakit pa rin siya. Ano mo yun? Parang di na ako nagiging, parang di na siya komportable. Ganon, hala, sabi kong ganyan. Tapos, a bit sad lang na pareho kami ng sistema ng mister ko. May sakit din siya sa kamay, pananakit din siya sa kamay, at saka sa binti. Kasi yung trabaho niya is car mechanic. Tapos, yung naglalakad din sila at saka mabigat ang trabahong car mechanic din. So, yun. So, tingnan ko na lang kung ano yung gagawin sa akin sa waiting sa result. So, yun. Guys, hindi ko alam kung ano yung pwede pang gawin sa binti ko. Pero, na-share ko lang naman. So, yun lang guys. Thank you for watching. Sana medyo nakatulong ang binyo ko.